Channel. It's me again, Marley Kidit Kanoy Vlog. Ayan, makita ninyo yung mga tao dyan. Galing yan sila sa loob ng train. Paano, tuturuan ko kayo mamaya-maya kung paano makapasok dyan sa train gamit yung octopus ninyo at ang ticket. So, may dalawa lang paraan makapasok ka dyan gamit yung octopus at ang yung ticket. So, dito muna tayo gala-gala. Dito ako sa ano, labas ng train. Labas ng station. So, makita ninyo ang daming mga tao labas-pasok sa train. Ayan ang ano. So, akyat tayo na mga after minute, akyat tayo doon sa meeting hall. Pero hindi mo na ngayon kasi 120 doon akyat, pwede na makaakyat. Pakilala ko sa inyo yung ano machine na kuana ng yung ano machine na magkuha ka ng ticket kung wala kang octopus, gamit yung octopus mo. Mayroon din siyang ano option na pwede kang para makapasok ka sa MTR station. So, tingnan natin. So, dito mayroon siyang step kung paano kumuha ng ticket. So, mayroon siyang step 1 to 4 to 5. O, yun siya. Para makaano ka ng ticket. Tapos dito sa gilid, mayroon pwede yung QR code kung magbayad ka. Alipay, ito siya sa Alipay na machine. Punta tayo dito sa may ano, single journey ticket machine. Oh, so dito mayroon din siyang 5 steps kung paano kumuha ng ticket. So una ilagay mo kung pera mo, coins. Ayan, doon mo ilagay yung coins, ang amount niya kung ano. Tapos kung ang pera mo ay papel, banknote, dito din ilagay. Dyan ilagay. Kung halimbawa 12 ang ano mo, $12 yung ticket mo, pwede mo lagyan ng $20. Tapos suklian ka niyan. Ang sukli dito, dito makuha yung sukli. Dyan, sukli at saka token yung ticket. So, makita ninyo ang machine na natin use. So, minsan sililipat ka ng ibang machine kasi hindi ito siya nakapunction, so natin use. Tapos ito ang mga lugar ng train na pupuntahan, yung destination ng train. Automatic lang ito, pindutin mo lang yung lugar ng gusto mo. Tapos magla-light na yan, tapos magbigay siya ng amount dito. Magbigay siya ng amount kung magkano ang ibayad mo. So, saka ka na maglagay dito sa, ano, yung coins at saka yung banknote. Dito ka maglagay. So, makita natin not in use siya. Punta tayo sa kabila, hindi siya not in use. So, dito mag-appear yung amount ng ticket mo. Madali lang siya. So, single journey. Madali lang siyang kuhanan. Basta mayroon ka lang extra money. Pero sa akin, mas prefer ako sa octopus kasi mabilis lang siya. Dapat may laman yung octopus mo. Yung pinakita ko dati sa vlog ko. Makita mo yung ano, kung may ano ba laman. So, minsan si, pwede mo siyang magamit para makapasok ka sa loob ng train. Magtutot naman siya. Halimbawa, yung pera mo na natira sa octopus na ano to, $8. Tapos yung pamasahe mo, halimbawa sa akin, malayo. So, $12 yung pamasahe ko. Kung may natira ka pang $8 sa octopus mo, pwede mo pa siyang magamit. Tapos, pag-punch mo, mag-appear siya dito doon na ano, negative 4. Minsan si mayroon kang utang sa kanila ng $4. So, sa sunod na magpa-load ka, mag-top up ka, mag-minus na siya automatic doon sa octopus mo. So, ang natira halimbawa, yung pinaload mo, yung top up mo is 50, maging 40 ano lang siya, maging 40 C
kasi nag-minus na yung $4. So yun lang, mabilis lang. Mayroon din ibang ito, inquiry machine. Nakita mo kung inquire ka doon kung magkano natira sa octopus mo, magkano siya doon. Sasagutin kanila, machine lang. I-punch, i-tap up mo lang yung ano, i-dikit mo lang yung octopus doon sa loob, sa ano, sa machine, sa unahan. Mag-appear na siya na ang yung balance ay ganon. So, dito makita natin, marami na mga tao naglabas. Yung iba papasok. Kasi ang, see you on my next vlog.